Shout out tayong mga idols, lahat ng mga solid na supporter natin at patuloy na nagmamahal sa ating channel, sa laging nagko-comment sa ating mga upload. Bago tayong magsimula sa ating kwento, sa mga bago dyan, huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe, i-likes at i-hit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Shout out sa lahat ng mga security guards ng buong Pilipinas, sa mga blind community at lalo na sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Pakisuportan din ang channel ng aking kapatid, ang Platandaan. Simulan na po natin ang ating kwento. Mayroong bagong misyon ang grupo ng mga misyonaryo doon sa isang lugar ng kasikas na babalot ng lagim ang lugar na ito dahil sa mga napapabalitang ginawang pag-atake ng mga masasamang tao doon sa lugar. May isang bayan doon ang inatake ng mga kriminal. Pinatay ang lahat ng mga pumalag, ginahasa ang mga babae at pinagnanakawan ang mga ito. Dalawang bayan na ang pinipisti ng grupong ito. Mga halang ang kaluluwa at mga walang awa. Kaya ang kalapit na mga bayan, takot na ang mga ito na baka sila na ang isusunod ng mga kriminal. Napag-alaman din nila na hindi basta-basta na mga kriminal lamang ang mga ito, kundi may mga taglay din na mga agimat at kaalaman sa mga orasyon. Kaya pala, nahihirapan ang mga tao na kalabanin ang grupong ito. Ayon pa nga sa isang balitang nasagap nila ni Supremo, ang grupong ito ang pinangingilagan din ng mga aswang. Dahil pati ang mga aswang pinapatay ng grupong ito. Palihim na pumunta doon sa lugar ng kasikas sina Abner, Supremo, Hidalgo at Leo. Humingi kasi sa kanila ng tulong ang punong bayan na malapit sa huling bayan na inatake ng mga kriminal. Dumaan ang grupo nila sa mga kakahuyan hanggang sasapitin ang lugar ng kasikas. Kasulukuyang papasok na ang mga ito ng bayan ng Apuro. Doon sa may gilid ng ilog, huminto ang mga kabayong sinasakyan ng apat na membro ng misyonaryo. Hinihintay nila ang pagdating ng pinuno ng bayan ng Apuro. Ito kasi ang lugar na napag-usapan nila na dito sila magkikita at magtatagpo. Lumipas pa ang ilang minuto, may nakita ng sasakyan na paparating ang mga ito. At ilang sandali pa, tumigil na ito doon sa kakahuyan. At may tatlong tao ang bumaba galing ng sasakyan. Nang makita naman sila, mabilis nang naglalakad ang mga ito papunta sa kanilang kinaroroonan. Matapos na makipagkamay ng pinuno ng bayan na ito na si Apo Manuel, dinala agad sila doon sa loob ng sasakyan. Doon na tayo mag-uusap sa tagong bahay ko doon sa gubat, Supremo. Ang mga tauhan ko na ang bahala sa mga dala ninyong kabayo. Hindi pwedeng magtatagal dito sa lugar dahil may mga nasagap kaming balita na ang aming bayan na ang isusunod ng mga kriminal. Pagkatapos, mabilis nang umalis ang sasakyan nila sa lugar na iyon. Habang ang mga tauhan ni Apo Manuel, dinala ang mga kabayo nila papasunod sa kanilang sinasakyan. Makalipas ang kalahating oras, narating na nila ang dalawang maliit na bahay doon sa gitna ng gubat.
nakapwisto ang mga ito doon sa batuhan na nasa tabi lamang ng isang malaking talon. Tago nga ang lugar na ito dahil napapalibutan ng mga pangpang at mga malalagong mga punong kahoy. Nang makapasok na ang mga ito sa loob ng bahay, agad na pinag-usapan nila ang tungkol sa mga kriminal. Ibinigay lahat ni Apo Manuel ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa grupong umaatake sa mga karatig na bayan. Ayon sa kwento nitong si Apo Manuel, ang grupo na namimiste sa kanilang lugar ay tinatawag na pintados. Puno ng tato ang buong katawan. Nakamaskara ang mga ito ng tila na kulay itim at may mga nakatali na kulay pula na tila sa kanilang magkabilang braso. Kakaiba daw ang lakas ng mga pintados dahil bukod sa mga taglay nitong agimat, may kakayahan pa ang mga ito pagdating sa mga orasyon, dasal, mga buhay na salita at pati na sa hiptonismo. Kaya mabilis nilang natatalo ang mga gustong kumalaban sa kanila. Pinaghihinalaan nila na ang grupong ito nagtatago sa Bukirin ng Sanay. At sa tingin nila, mayroong isang malaking tao ang nasa likod ng mga pag-atake ng grupong ito. May nag-uutos sa mga pintados para sakupin ang buong lugar ng kasikas. Matapos na makapag-usap, umalis na sina Apo Manuel kasama ang mga tauhan ito at sina Supremo pati na si Abner. Isinama ang mga ito pag-uwi sa kanyang bahay para ipakilala sa ilan sa kanyang mga tauhan na maaaring makakasama nila sa pagsugpo sa mga pintados. Naiiwan naman doon sa gubat sina Leo at Hidalgo. Makalipas ang ilang minuto na biyahe, papasok na sila sa isang bakuran ng malaking bahay. May mga nakabantay din na mga armado ng baril doon sa pasukan. Pagkapasok nila, ipinakilala agad ni Apo Manuel sina Abner at Supremo sa mga tauhan ito at sa kanyang pamilya. At sa isang sinasabing mga anting giro na makakasama nila. Dalawang pinagkakatiwalaan na mga tauhan ni Apo Manuel, isang medyo may katandaan at isang binata. Nagpakilala ang mga ito sa kanila na sina Tatay Mac at Kuko. Ilang minuto din na nag-uusap ang mga ito. Plano sana nila na babalik agad doon sa gubat para bukas na bukas din simulan na nila ang misyon. Pupuntahan nila ang kabilang bayan na huling inatake ng grupo ng mga pintados para mag-imbestiga at pagkatapos subukan nilang galugarin ang gubat ng Sanay. Pero hindi pa sila nakalabas ng bahay ni Apo Manuel, biglang may dumating na dalawang sasakyan. Ang mga bisitang ito ay galing pa sa kabilang bayan, ang bayan ng Riverside, isang maliit na bayan na nandoon sa tabi ng malaking ilog. Pero kahit na maliit ang bayan na ito, kinatatakutan pa rin ito ng karamihan sa mga karatig na bayan dahil may mga balita na ang mga naninirahan sa lugar na ito may kaalaman sa mga orasyon at may hawak din na mga agimat. Iba din ang paniniwala ng mga ito at malayong malayo sa kanilang paniniwala. Ang bayan kasi ng Riverside naniniwala pa rin sa mga anito at sumasamba ng Haring Diablo.
Nagtataka itong si Apo Manuel kung bakit biglang napasagsag ang pinuno ng bayan ng Riverside sa kanyang bahay. Pinatuloy niya ang mga ito doon sa sala. Apat ang kausap ni Apo Manuel na mga matatandang namumuno sa bayan ng Riverside. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga pintados. Gusto nitong si Pinunong Macario na makipagsabwatan sa kanila para magtulong-tulong sila sa pakikipaglaban sa mga bantang pananakop ng mga kriminal. Magkakilala na sina Apo Manuel at Pinunong Macario ilang taon na ang nakaraan. Lahat naman ng mga namumuno sa mga bayan, bumuo ang mga ito ng kapatiran para panatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng magkabilang mga bayan, maliban lamang sa bayan ng Riverside at sa bayan ng Suna. Dahil nga iba ang paniniwala ng mga ito. Kaya ngayon, nagtataka itong si Apo Manuel kung bakit kusang lumapit ang pinuno ng Riverside sa kanila. Pero dahil kapayapaan ang hangarin ng mga ito, pumayag naman si Apo Manuel sa kagustuhan ng ibang bayan. May napag-usapan na din sila kung paano bantayan ang kanilang mga lugar laban sa maaaring pag-atake ng mga pintados. Sa kabilang bahagi ng sala naman, nakaupo sina Abner at Supremo kasama ang iilang tauhan ni Apo Manuel at ang dalawang antinggiro. Habang pinagmamasdan nila ang pag-uusap ng mga ito, may napapansin sila sa mga taong kausap ni Apo Manuel. Lahat ng mga noo ng mga ito, may isang maliit na patatsulok na guhit na kulay itim, at ang kanilang mga liig may isang hugis din na pabilog, habang may parang bungo na may mga sungay ang nakaukit. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, mabilis nang umalis ang grupo ng bayan ng Riverside. Habang sina Abner at Supremo, mabilis na umibis ang mga ito sa isang sasakyan na nasa likod ng bahay nila ni Apo Manuel, at bumalik na doon sa gubat kasama sina Tatay Mac at Kuko. Doon sila dumaan sa gilid ng ilog hanggang sa marating ang gubat. Pagdating doon, ipinakilala din nila ni Supremo ang dalawang antinggiro kay Leo at Hidalgo. Nakabuo na sila ng plano. Maghiwalay sila bukas sa pag-iimbestiga doon sa bayan ng Kara, ang bayan na huling inatake ng grupo ng pintados. Kinabukasan, sabay nang umalis ang mga ito sakay ng kanilang mga kabayo, magkasama sina Abner, Supremo at Tatay Mac, para puntahan ang kabilang bahagi ng bayan ng Kara. Habang sina Leo, Hidalgo at Kuko naman ang papunta sa kabilang bahagi. Naiiwan naman sa mga kubo ang dalawang tauhan ni Apo Manuel para magsilbing tagapagluto at utosan ng grupo ng misyonaryo. Makalipas ang mahigit sa isang oras na paglalakbay, narating na nila ang bayan ng Kara. Medyo may kalayuan pa nga ang mga ito, kita nila ang nakakaawang sinapit ng bayan. May ilan sa mga kabayan ang natutupok ng apoy, ngunit marami pa rin ang nanatili sa lugar at patuloy na namumuhay sa kabila ng malaking pinsala ng lugar dahil sa ginawang pag-atake ng mga kriminal na mga pintados. Ngunit sa kalaunan ng kanilang pagtanong-tanong, nang mapadako sila sa dulo ng bayan na ito, dito na nila nakilala ang nagpakilalang si Tatay Pio,
isang magsasaka at nagiging biktima rin ang kanyang pamilya sa mga kriminal na ito. Wala itong takot na inilahad ang lahat ng mga nalalaman. Dapat daw silang mag-ingat dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao dito sa bayan ng Kara. Dahil maraming espiya ang grupo ng mga pintados dito sa lugar. Sinabi din ito na kilala niya ang dalawang pangalan ng mga kriminal. Sabi pa nito na may isang malaking tao at maimpluwensa ang nasa likod sa lahat ng mga pangyayaring ito. At ang hinala nitong si Tatay Pio ay ang bayan ng Riverside ang nasa likod. Nagulat ang grupo nila ni Abner sa kanilang narinig. Dahil ang alam nila, nakipagsabwatan ang bayan ng Riverside sa bayan ng Apuro. Pero ngayon, may mga napupulot na ang mga ito na kakaunting impormasyon. At tulad ng kanilang usapan, pagpatak ng alas 3 ng hapon, doon sila magtatagpo sa dulo ng lugar, doon sa mga batuhan na nasa gilid ng ilog. Alam ito ni Tatay Mac dahil makailang beses na itong nagpupunta sa lugar na ito. Dahil marami siyang kakilala at kaibigan sa bayan na ito. Nang dumating ang mga ito, doon, naghihintay muna ng ilang minuto sina Abner, Supremo at Tatay Mac doon sa kabilang grupo. Ilang sandali ang lumipas, dumating na din ang grupo nila ni Hidalgo. Tuloy ba ang plano natin na pasukin natin ang gubat ng Kara? Ang tanong agad nitong si Tatay Mac. Oo, Tatay Mac. Mas makakabuting makaharap natin agad ang mga ito para masugpo na ang kanilang mga kasamaan. Supremo, iginagalang ko ang inyong mga desisyon at hinahangaan kita sa tapang at lakas ng grupong misyonaryo. Pero hindi dapat na magpadalos-dalos tayo sa ating mga kilos. Malakas ang grupo ng mga pintados. Huwag natin silang maliitin. Alam ko, Tatay Mac, malakas ang kanilang grupo. Tulad ng sabi ni Apo Manuel. Pero mas malakas ang mga pwersa na galing sa kanan kung ikumpara sa kaliwa. Kaya walang laban ang lakas nila sa ating lakas. Pagkatapos, sinubukan na nila na pasukin ang kagubatan. Binaybay na nila ang mga kakawyan ng gubat ng Kara. May mga ginagawang orasyon na din at ritual itong si Supremo. At tumulong na din itong si Tatay Mac para matuntun ang puwersa ng mga kriminal. Habang dahan-dahan na umuusad ang mga ito, lumipas pa ang mga oras. Nakapasok na ang mga ito sa kalubluuban ng gubat. Dito na napahinto sa paglalakad itong si Supremo nang maramdaman ang kakaibang puwersa. Mga puwersa ng kadiliman. Ang hindi alam ng grupo nila ni Supremo habang papasok pa lamang sila ng gubat ng Kara, may nagmamatsyag na sa kanila na mga kalaban. Dahil sa napakalakas na mga pangharang at pambakod ng mga ito, hindi nila ito naramdaman at napansin. Sabi ni Supremo sa mahinang boses, "Mukhang napapalibutan na tayo ng mga kalaban, Abner. Mukhang kanina pa nila alam ang pagpasok natin sa gubat na ito. Humanda na kayong lahat."
nanatiling nakatayo ang grupo ng misyonaryo habang nakikiramdam. Pero itong si Supremo, pati na rin si Abner, gumagawa na ng mga orasyon na paninlang ang mga ito. Kaya makalipas lamang ang ilang minuto, may narinig na silang kakaibang ingay. Mga mahihinang anas at ilang sandali, may nagsiliparan na mga palaso ang papunta sa kinatatayuan ng anim. Natuhog ang mga katawan nila ni Supremo ng mga palaso. Ngunit laking gulat ng mga kalaban nila nang matumba isa-isa ang grupo nila ni Supremo sa lupa. Dahil agad na nagiging dahon ang mga ito ng punong kahoy. Sigaw agad noong namumuno ng mga kriminal. Mga paninlang, nasa paligid lamang sila. Halugugin ang buong kakahuyan. Mabilis na kumilos ang mga ito para halugugin agad ang kapaligiran. Ang buong akala kasi nila, napapatakas na ang grupo nila ni Supremo. Ngunit ang hindi rin nila alam, nag-aabang lamang ang mga ito at naghahanap ng magandang pagkakataon para makaatake. Ilang sandali, bulong ni Supremo sa mga kasamahan na sa pagkakataon na yon nakatago ang mga ito sa malalagong damuhan. Tara na, Abner. Uunahan na natin ang mga iyan. Nakikita na nila ang mga kalaban sa paligid. Sa tingin ni Abner, nasa walo ang bilang ng lahat ng mga ito. May mga maskara na kulay itim na tila ang kanilang mga mukha. May nakatali na kulay pulang tila sa kanilang magkabilang braso. At may bitbit na iba't ibang uri ng mga armas. At tulad ng inaasahan nila, punong-puno ng mga tato ang buong katawan ng mga ito. Unang umatake sina Hidalgo at Supremo. Mabilis na umigpaw itong si Hidalgo gamit ang dalawang mahahabang itak at agad na pinagtataga nito ang dalawa na nasa kabilang bahagi ng kakahuyan. Nakasunod naman agad itong si Supremo. Hawak sa magkabilang kamay ang baril at pinaputokan na ang mga papalapit na mga pintados. Napakabilis din ng mga kalaban na umiilag sa mga ginawang pag-atake nila ni Hidalgo at Supremo. Ang apat sa mga ito gumanti na din ng mga pag-atake sa dalawa. Ngunit napapansin nila ni Abner na hindi gumagalaw ang apat pang kasamahan ng mga ito na natiling nakatayo at nakikiramdam sa paligid. Sabi ni Tatay Mac kay Abner, "Abner, mukhang alam na nila ang ating bilang. Naghintay ang apat na iyan sa maaaring paglabas natin." Sagot naman ni Abner, "Oo, Tatay Mac." At lumingon ito kay Leo. "Leo, kumilos na kayo. Ako na ang bahala sa itaas." Naintindihan nila ni Leo ang ibig sabihin nitong si Abner. Kaya mabilis na itong kumilos. Hawak ang itak na gawa sa bulalakaw. Tumakbo na rin ito habang nag-uusal na ng mga orasyon. Papasugod na itong si Leo sa apat na mga pintados. Sumunod na din sina Coco at Tatay Mac. Usal din ng usal ng mga orasyon itong si Tatay Mac. Habang si Abner, tumalon agad ito papunta sa itaas ng mga punong kahoy. Nagkabakbakan na ang dalawang grupo sa kaloob-looban ng gubat ng Kara. Labanan ng kaalaman at mga kakayahan sa mga orasyon at pakikipaglaban. Ramdam ni Tatay Mac
ang lakas ng mga pwersa sa orasyon ng mga pintados. Kaya matapos ang kanyang mga ginawang orasyon, biglang umigpaw itong si Tatay Mac, hawak ang isang maliit na punyal. Pagbagsak nito sa lupa, sabay naman na itinarak nito ang hawak na punyal sa lupa habang nagsisigaw ng tatlong banyagang salita. Matapos na gawin yon ni Tatay Mac, ang walong mga pintados nakaramdam ang mga ito ng sobrang panghihina sa katawan at pagkahilo ng ilang segundo. Kinakailangan pa nilang makagawa ng mataas na uri ng orasyon para mawasak ang ginawa ni Tatay Mac. Nagulat din sina Supremo, Abner at Leo sa ginawa ng bago nilang kasama na matanda. Hindi nila lubos akalain na malakas pala ang mga kaalaman nito sa mga orasyon. Itong si Coco, sinamantala agad nito ang biglaang pagkatulala ng mga pintados ng ilang segundo. Sigaw agad nito habang umaataking muli. Pagkakataon na natin ito, kumilos na kayo. At tinagpas agad ang isa na nasa harap sa mga pintados. Nakailag naman ito kahit nanghihina na. Ngunit inabot pa rin ito ni Coco sa braso at dibdib. Kaya napangasab ang isa habang sapo agad ang mga sugat sa katawan. Kumilos na din si Abner. Tumalon ito sa itaas ng mga punong kahoy habang inaasinta ang mga kalaban gamit ang dalang pana. Tinamaan ang dalawa sa mga ito, ngunit sa braso lamang ang tama noong isa. Pero sa ulo naman ang tama ng isa pa na agaran na ikinamatay nito. Nang makita ng mga kasamahan ng mga ito na may isa nang bumulagta na kasama nila at namatay, mabilis na kumilos ang mga ito at tumakbong papaikot sa kanila habang rinig nila ang mga pag-uusal ng mga ito ng mga orasyon, hanggang sa maramdaman nila na parang gumalaw ang lupa sa paligid. Itong si Abner, muntik pa itong mahulog galing sa itaas ng punong kahoy dahil sa pagkahilo. Itong si Tatay Mac, kahit na nahihilo ito, pilit nitong hinugot ang punyal na nakatarak sa lupa, at pagkatapos humangad ito sa langit habang nag-uusal ng mga orasyon. Ganon din ang ginawa ni Supremo at Abner. Nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon na pangwasak. Ngunit hindi pa nila ito natapos, umaataking muli ang mga pintados. Sa pagkakataon na ito, mas lamang na ang grupo nila dahil nahihilo pa ang grupo ng mga misyonaryo habang tinatapos pa ng mga ito ang kanilang mga orasyon na pangwasak. Tinamaan agad itong si Leo at si Coco ng mga hampas gamit ang mga armas ng mga kalaban. Pati itong si Supremo, napaigik na din ito ng tamaan ng pana sa kanyang paa. Mas naunang nawasak ni Abner ang mga orasyon ng kalaban, kaya mas bumilis ang pagbabalik ng kanyang normal na pakiramdam. Tama nga ang sabi ni Tatay Mac, hindi dapat na maliitin ang grupong ito dahil may taglay din na lakas ang mga pintados. Umigpaw itong si Abner at pinagpapana na ang mga umatake sa kanyang mga kasamahan. Nakabawi na din ng lakas itong si Tatay Mac at biglang nasalo na niya ang ginawang paghampas ng isang kalaban gamit ang itak nito. Nang mahawakan niya
ang mga braso nito. Sabi ni Tatay Mac, katapusan mo na ngayon. Hinding-hindi ka na makakawala pa. Napatigalgal na lang ang kalaban dahil pakiramdam nito na mamanhid ang mga braso nito hanggang sa hindi na niya naramdaman pa ang paghawak ni Tatay Mac sa kanya. Ang mga kamay ni Tatay Mac may mga ipinahid itong mga pulbo galing sa dinikdik ng buto ng hayop na asupra. Sinuman na nagtataglay ng kakayahan galing sa kaliwa, agad itong maigapos ang lahat ng mga kakayahan ito. Nang bumagsak sa lupa ang isang pintado, nakadilat na lamang ang mga mata nito at hindi na gumagalaw. Katapusan na ninyo, mga demonyo. Ang mahinang anas ni Tatay Mac habang itong si Hidalgo, naabot na niya ang isa na papatras doon sa kakahuyan. Galit na galit itong si Hidalgo at walang tigil na pinaghahampas ang kalaban hanggang sa mapuruhan niya ito sa ulo. Agad itong nangingisay at namatay. Si Abner naman, nasugatan ang kanyang binti nang may biglang umibis na nilalang at siya ay inatake. Sa sobrang bilis nito, halos hindi na ito masundan pa ng kanyang mga mata. Sa tingin ni Abner, mayroon itong gamit na isang agimat, ang agimat ng saging. Pero alam na niya kung ano ang mga dapat na gagawin sa mga taong nagtataglay ng ganitong mga kakayahan. Nag-usal agad itong si Abner ng iilang orasyon. Pagkatapos, inihipan niya ng tatlong bisis ang dulo ng kanyang palaso, sabay sa pagpihit nito. At pagkatapos, napakabilis na kumuha uli ng palaso, sabay pakawala. Napasigaw na lamang ang isang kalaban nang tumarak sa kanyang noo at dibdib ang mga palaso na galing kay Abner. Sina Supremo naman, Leo at Coco, kahit na may mga sugat ang mga ito, kumilos agad nang makabawi ng lakas. Pinag-atake nila ang mga natitirang membro ng Pintados hanggang sa tuluyang napatay nila ang mga ito. Mayroong isa ang nakagawa pa ng mga mataas na orasyon na sa bulag at panlinlang. Walo ang mga nakabulagta sa lupa na mga Pintados at kapwa patay na. Ngunit itong si Supremo, agad nitong napansin na may kaibahan ang isa sa mga ito. Kaya mabilis na nilapitan ito ni Supremo. Pagkatapos, diniinan agad ang magkabilang sentido habang may mga binabanggit na dalawang banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang segundo, nagiging putol ito ng puno ng kahoy. Tumakas ang isa, "Abner, habulin natin." Nang lumingon itong si Supremo sa kinatatayuan ni Abner kanina, nawala na ito doon at napabaling na ang kanilang mga mata doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Dahil lumabas doon itong si Abner, dala ang duguan na katawan ng isang kalaban. Sabi ni Abner, "Nahuli ko ito doon sa unahan, Supremo. Gumagawa pa ito ng mga sabulag at panlinlang. Pero hindi ito makawala sa talas ng aking pakiramdam." Napangiti na lamang itong si Supremo at lumapit kay Tatay Mac. Sabi ni Supremo, "Tatay Mac, ano ang gagawin natin ngayon sa mga bangkay na ito?" "Supremo, ikaw ang binigyan ng basbas ni Apo Manuel para mamumuno sa amin. Lahat ng mga desisyon mo, igagalang ko.
ikaw nang bahala kung ano ang plano ninyo. Sige, Tatay Mac. Dalhin natin ang lahat ng mga bangkay sa bayan ng Kara at ibibitin natin ng patiwarik ang mga bangkay na ito bilang palatandaan na may isang grupo ang nakahandang kalabanin ang mga ito bilang babala sa mga pintados. Sumang-ayon naman sila lahat sa sinabi ni Supremo at mabilis nilang binitbit ang mga katawan ng mga kalaban. Kailangan din nilang umalis muna sa gubat na ito dahil may mga sugat sina Leo, Supremo at Kuko. Kinakailangan muna na gamutin nila ang mga ito. Mabibilis ang kanilang mga kilos at galaw hanggang sa makarating na sa bayan ang mga ito. Gulat na gulat pa nga ang mga taong nandoon dahil sa kanilang ginawa. Hindi makapaniwala ang mga ito na napatay nila ang membro ng mga pintados. Pero ang namumuno sa bayan ng Kara ay hindi pumayag ito na doon sa loob ng kanilang bayan ibibitin ang mga bangkay. Baka sila pa ang pagbalingan ng galit ng mga ito at muli pa silang atakihin. Kaya doon nila ito ibinitin at ipinakain doon sa mga gutom ng mga buitre sa unahan ng bayan, doon sa malapit lamang sa may ilog. Matapos na gawin nila iyon, mabilis na silang umalis at bumalik sa kanilang kuta doon sa kagubatan. Pagdating nila doon, ginamot agad ni Supremo ang kanyang mga sugat at pati na rin ang mga sugat nila ni Leo at Kuko. Tinulungan din ito ni Tatay Mac dahil itong si Tatay Mac may mga kaalaman din ito sa panggagamot. Ang sumunod nilang plano, mamayang gabi, muling babalikan nila ang gubat ng Kara at halugugin ang buong lugar. Makalipas ang ilang sandali, umalis na din muna pansamantala sina Abner at Tatay Mac para pumunta at ipaalam kay Apo Manuel ang mga naganap na labanan sa gubat ng bayan ng Kara. Lumipas ang mga oras habang papauwi na sana sina Abner at Tatay Mac at palabas na sila ng git nila ni Apo Manuel. May nakasalubong silang mga tauhan ito at ibinalita na may mga pinatay ang membro ng mga pintados doon sa dulo ng lugar ng Kara. Kaya nakapagpasya sina Abner at Tatay Mac na dumiritso na lang muna doon sa kabilang bayan, doon sa bayan ng Kara, para imbestigahan nila ang sinasabing ginawang pag-atake na naman ng mga pintados. Kasama nila ni Abner at Tatay Mac ang tatlo pang tauhan ni Apo Manuel sakay ng sasakyan. Makalipas ang ilang minuto na biyahe, papasok na sila ng bayan ng Kara. May mga humarang agad sa kanila na may bitbit na mga baril. Nakilala agad ni Tatay Mac ang mga ito, mga tanod dito sa lugar ng Kara. Huminto ang kanilang sasakyan at kinausap ang mga ito ni Tatay Mac. Nagpaalam din sila na kung maaari, pupuntahan nila ang lugar kung saan nangyayari ang pag-atake ng mga pintados. Pumayag naman agad ang mga ito dahil kilala naman nila itong si Tatay Mac. Isa ito sa mga kilalang albularyo at antinggero sa kabilang bayan at pati na sa bayan ng Kara. Kilalang kilala itong si Tatay Mac. Ilang beses na din na natutulungan sila nito. Binaybay na nila ang daan papunta doon sa dulo ng lugar. Makalipas ang ilang minuto,
Nang marating na nila ang lugar, kita nila ang mga nakahilirang mga katawan ng tao na wala ng buhay. 5. Ang nakahilira na mga bangkay. At lahat na mga ito ay biktima ng mga kriminal. Ang hinala daw nila na baka nagagalit ang mga ito dahil sa ginawa nilang pagpatay sa ilang membro ng Pintados sa gubat ng Kara. Nang makita nila ang pagmumukha ng mga bangkay, nagulat itong si Abner dahil nakilala nila ang isa sa mga ito. Ito ang matandang napagtanungan nila kahapon tungkol sa mga Pintados. Napagtanto nila ni Tatay Mac at Abner na maaring nalaman ng grupo ng Pintados na nagsalita itong matanda laban sa kanila, kaya itinumba ito. Makalipas ang ilang sandali, kinakausap nila ni Tatay Mac at Abner ang mga taong maaaring nakasaksi sa buong pangyayari. Pagkatapos, nagpaalam na sila sa mga ito para makabalik na sa kanilang pinagtataguan sa gubat ng Apuro. Doon na sila dumaan sa gilid ng ilog para mas mapadali ang kanilang paglalakad. Habang ang mga tauhan ni Apo Manuel na kasama nila, papauwi na din ang mga ito doon sa kabilang bayan. Habang binaybay nila ang gilid ng ilog papunta doon sa Pangpang, biglang napahinto sa paglalakad itong si Abner at sumisinghot-singot ito sa buong paligid. "Bakit, Abner?" ang tanong nitong si Tatay Mac. "Mukhang may mga sumusunod sa atin, Tatay Mac. May mga kalaban sa paligid." Nakikiramdam na din itong si Tatay Mac at nag-uusal na ng mga orasyon. Pero hindi pa niya ito natapos. Biglang may mga humahagibis na mga palaso. Kaya napatalon itong si Abner sa itaas ng punong kahoy habang itong si Tatay Mac gumulong ito at nagtago sa likod ng isang malaking tipak na bato. Pagkatapos, sinipat-sipat nila agad ang pinagtataguan ng mga kalaban. Hinugot na din ni Tatay Mac ang dala nitong mahabang itak. Itong si Abner, napakabilis na tumalon-talon sa itaas ng mga puno ng kahoy habang nagpalipat-lipat sa mga ito. Sa ganitong paraan, hindi siya madaling mapapatamaan ng mga nakakubling kalaban sa paligid. Habang tumatalon din itong si Abner, sinipat din ito ang lugar na maaaring pinagtataguan ng mga kalaban. Matapos ang ginawang mga orasyon ni Tatay Mac, naramdaman na niya kung saan nanggagaling ang mga pag-atake ng mga Pintados. Ikinarga na nito ang hawak na agimat ng tagulilong at pagkatapos na makapagkarga ng mga orasyon na sa bulag, mabilis na itong umibis papasugod na doon sa mga pinagtataguan ng mga kalaban. Napakabilis na umigpaw ang matanda at pinagtataga agad ang mga kalaban doon sa likod ng mga batuhan. Agad naman na nagpulasan ang mga ito para makailag. Ngunit dito na nakakita ng pagkakataon itong si Abner para maasinta ang mga grupo ng Pintados. Nang makita niya ang ginawa ni Tatay Mac at makita niyang nagtalunan ang mga kalaban nila, tumalon itong si Abner sa pinakamalapit na punong kahoy. Pagkatapos, binulungan ang dulo ng kanyang palaso. Binitiwan na ito ni Abner ang isang pinuntirya niya. Kahit na mabilis itong umilag at nagtago sa likod ng isang malaking puno, hindi pa rin ito nakaligtas sa palaso ng kamatayan ni Abner. Parang may buhay ang palaso na sinundan ang kalaban
sa likod ng puno at tumarak ito sa sentido ng kalaban na agaran na ikinamatay nito. Pagbagsak nito sa lupa, agad itong binawian ng buhay. Napatingin sila sa kinaroroonan ni Abner sa itaas ng punong kahoy. Walang ideya ang mga kriminal na ito kung sino-sino ang mga taong kumalaban sa kanila maliban kay Kuko at Tatay Mac. Pero tulad ngayon, gulat na gulat ang mga ito sa ipinakitang galaw ni Abner. Palaisipan sa kanila kung anong klasing nilalang ang taong nasa itaas ng punong kahoy. Dahil batay sa mga galaw nito, hindi ito basta-bastang anting giro lamang. Napakabilis nitong makaakyat ng puno ng kahoy at magpalipat-lipat sa mga ito na parang isang aswang. At may taglay din itong kakayahan at lakas ng isang anting giro. Napabaling ang atensyon ng mga ito nang biglang umataki na naman itong si Tatay Mac. Tinamaan na ang isa sa mga ito sa braso, kaya dapat din nilang mag-ingat kay Tatay Mac. Pito ang bilang ng mga pintados na umaatake kay Abner at Tatay Mac. Ngunit patay na ang isa sa mga ito at lubhang nasusugatan naman ang isa pa. Hindi rin pwedeng gumawa sila ng mga orasyon tulad kanina, dahil alam din nilang may mga taglay ang mga ito na kakayahan sa orasyon. Anumang orasyon na gagawin nila, agad na mawawasak nila ni Abner at Tatay Mac. Sa ngayon, nakakuha na ang mga ito ng mga datos sa kanilang mga kalaban. Utos ng namumuno sa grupo ng mga pintados: "Umalis ka na, Samuel. Ibalita mo kay Pinunong Macario ang mga datos na nakuha natin sa ating mga kalaban. Kami na ang bahala sa mga orasyon na sa bulag. Kailangan nang makauwi ka ng buhay." Pagkatapos mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon ang mga ito para makatakas ang isang kasama nila. Tingin kasi nang namumuno ng grupong pintados, mahihirapan na silang makabalik ng buhay sa kanilang kuta. Masyadong malakas ang dalawang ito. Nang mapansin ni Tatay Mac at Abner na gumagawa ng orasyon ang mga ito, wala na silang inaksayang oras. Mabilis nang umigpaw itong si Abner at inaasinta ng pana ang mga kalaban. Katulad din ni Abner, mabilis nang tumakbo itong si Tatay Mac para atakihin ang grupo ng pintados. Pinilit na harangin ng dalawang pintados ang papasugod na sina Abner at Tatay Mac para matapos na nila ang mga ritual at tuluyang makatakas ang isang kasama nila. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak na naman ang isang pintado nang tamaan ito ng mga taga ni Tatay Mac. Sumunod naman ang isa nang tumarak ang palaso ni Abner sa dibdib at ulo. Nang mapatay na nila ni Abner ang dalawa, isinunod nila ang tatlong pintados, ngunit nawala bigla ang isa sa mga ito. Kaya sabi ni Tatay Mac, "Abner, mukhang tumakas ang isa sa kanila. Maaaring nagtatago lamang sa paligid at may taglay na malakas na agimat. Mag-iingat tayo." At pagkatapos, pinagtataga na ni Tatay Mac ang mga kalaban, habang itong si Abner nag-uusal agad ito ng orasyon na pampalinaw para mahagilap niya ang isa sa mga pintados. Nakaasinta na din ang kanyang pana sa dalawang natitira. Nang bitiwan ito ni Abner, sumagirit agad ang mga ito papunta sa kanilang mga kalaban. Ngunit nasangga ito lamang ng isang kamay
ng pintados, nalaglag sa lupa ang dalawang palaso. Nang umatake naman itong si Tatay Mac, nakailag ang dalawa at nang gumanti ang mga ito ng mga pagtagpas, tinamaan sa may braso itong si Tatay Mac na naging dahilan para mapaatras at mapasandal doon sa isang puno ng kahoy. Sinamantala na ito ng dalawang pintados, sabay nilang inatake si Tatay Mac. Ngunit nang mapatalikod ang mga ito, ang mga nalaglag na mga palaso, biglang gumalaw ang mga ito matapos na magsambit ng ilang banyagang salita itong si Abner. Gumalaw ang mga palaso at parang may buhay na sumagirit ang mga ito papunta doon sa dalawang pintados. Tumama ang dalawang palaso sa likod ng isang kalaban, kaya bumulagta ito sa lupa at namimilipit sa sakit. Biglang nawala din itong si Tatay Mac sa kinatatayuan ito at sumulpot ito sa likurang bahagi ng mga pintados. Tinagpas ni Tatay Mac ang liig noong isa, ngunit nasangga pa ito noong una at ikalawang pag-atake. Ngunit sa sumunod na ginawang pag-atake ni Tatay Mac, tinamaan sa ulo ang namumuno sa grupo ng mga pintados at sinundan pa ito ng iilang pagtaga sa iba't ibang parte ng katawan, hanggang sa bumulagta na ang mga ito at tuluyang napatay nila. Sabi ni Abner, "Tatay Mac, nawala na ang presensya nung isang kalaban. Maaaring nakagawa na ito ng paraan para makatakas. Ano sa tingin mo?" "Oo, Abner, maaaring pinatakas nila ito. Ano ang gagawin natin sa mga katawan na nagkalat dito sa kakahuyan?" "Iwan na lang muna natin ang mga ito dito sa kakahuyan." Pero napatitig itong si Abner doon sa isa sa mga nakabulagta sa lupa nang mapalis ng kaunti ang suot nitong maskara. Parang pamilyar sa kanya ang mga tato na nakaukit sa liig nito. Kaya mabilis nang lumapit itong si Abner at hinubad ang suot na maskara ng kalaban at bumungad sa kanila ang mga tato sa noo at liig na tulad ng mga tato ng bayan ng Riverside. Kaya nagkatinginan ang dalawa. Totoo kaya ang sinasabi noong matanda na napagtanungan nila dalawang araw na ang lumipas na ang bayan ng Riverside ang may pakana ng lahat ng kaguluhan sa kanilang lugar? Sabi nitong si Tatay Mac, "Kailangan na malaman ito ni Apo Manuel, Abner. Tara, dalhin natin ang dalawa sa mga bangkay doon sa ating kuta." At pagkatapos, mabilis nang umalis ang dalawa doon sa lugar. Tangan-tangan ang dalawang bangkay ng mga pintados. Pagdating ng mga ito doon, sinabi nila ito agad sa kanilang mga kasamahan. Kaya inutusan ni Supremo sina Leo at Coco na puntahan ang bahay ni Apo Manuel para sabihin ito ang mga natuklasan nila. Umalis agad ang dalawa at makalipas pa ang dalawang oras, nakabalik na itong si Leo kasama sina Apo Manuel at ang mga tauhan nito para makita nito ng personal ang mga katawan ng mga napatay nila ni Abner at Tatay Mac. Ngunit hindi nila kasama sa pagbalik itong si Coco. Sabi ni Leo na nagpaalam daw ito na makauwi muna sa kanila doon sa bukirin ng Apuro. Nang makita ni Apo Manuel ang dalawang bangkay, nangangalit ang mga panga nito dahil sa sobrang galit.
alam niyang galing ang mga ito sa bayan ng Riverside. Ang plano niya ngayon, kausapin ang mga namumuno sa kabilang mga bayan, lalo na ang mga bayan na inatake ng grupo ng mga pintados. Kailangan na nilang mag-iingat ngayon sa kanilang mga hakbang at kilos. Nagpaalam na ang pinuno ng bayan ng Apuro kay Supremo at sa mga kasama nito. Ngunit itong si Tatay Mac na galing sa labas ng mga kubo, bigla itong pumasok sa loob kung saan nag-uusap sina Apo Manuel. Humahangos pa nga ito at ibinalita na may mga nilalang ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Apo Manuel, mayroong mga kalaban ang nasa paligid. Nang marinig ito ni Abner, mabilis itong tumalon papunta sa itaas ng batuhan at doon sa itaas ng mga punong kahoy. Sinipat-sipat niya ang buong paligid at inaamoy-amoy ang simoy ng hangin. Pagkatapos, napagtanto nitong sa Abner na totoo nga ang mga sinasabi ni Tatay Mac. May mga kalaban ang nasa paligid. Muling bumalik itong sa Abner sa loob ng kubo at sinabi kay Supremo na totoo ngang may mga paparating na mga kalaban. Nagtataka itong si Apo Manuel dahil sila lamang ang may alam sa lugar na ito maliban sa kanyang mga pinagkakatiwalaan na mga tauhan. Paano ito natuntun ng mga pintados? Lumabas na sila ng kubo at humanda. Sabi ni Apo Manuel na kailangan muna nilang tumakas dahil mas importanteng makausap nila agad ang kabilang bayan at ipaalam nito na ang mga pintados na namimisti sa kanilang lugar ay galing pala sa bayan ng Riverside. Mabilis na iniligpit nila lahat ng mga kagamitan at mga importanteng mga bagay at pagkatapos umalis agad sila doon sa mga kubo, padaan doon sa lihim na lagusan sa likod ng mga batuhan doon sa Pangpang. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nang papalabas na sila, agad na naramdaman nila na may mga kalaban doon sa labasan at maaaring nakaabang na ang mga ito sa kanila. Huminto sa paglalakad itong si Apo Manuel. Mukhang napapalibutan na tayo, Supremo, Tatay Mac, Abner. Kailangan natin na makagawa ng paraan. Sagot naman ni Supremo, maaaring may mga nakaabang sa atin, Apo Manuel, pero karamihan sa ating mga kalaban nasa harap ng ating mga kubo. Siguro may iilan ang nagbabantay lamang dito sa likod ng mga batuhan. Kami na ang bahala sa mga ito, Apo Manuel. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas na kayo agad at bilisan ninyo ang inyong pag-usad para makaalis kayo agad dito sa gubat. Kami na ang bahalang humarang sa mga kalaban. At pagkatapos, lumingon itong si Supremo kay Leo. Leo, ikaw na ang bahala sa mga kabayo natin na nakatago doon sa kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng ilog. Iligpit muna namin ni Abner at Tatay Mac ang mga kalaban na nasa labas. Matapos na makapag-usap ang mga ito, umusad agad ang grupo nila ni Apo Manuel patungo sa bunganga ng lagusan at naghihintay ng 5 minuto. Kasama ni Apo Manuel ang 6 nitong mga tauhan. Habang sina Abner, Tatay Mac at Supremo, mabilis nang umibis ang mga ito palabas sa ibang lagusan ng lugar. Ganon din ang ginawa ni Leo para mabilis na makalabas at mapuntahan ito ang pinagtataguan ng kanilang mga kabayo. Makalipas lamang ang 2 minuto,
nang makalabas na sina Tatay Mac, Abner at Supremo doon sa isa pang lagusan. Agad na naramdaman nila ang pwersa ng grupo ng mga pintados na nag-aabang sa kanila sa labasan. At ang ilan, nakita na nila ang pinagtataguan ng mga ito. Mabilis na sabay na nag-uusal ang tatlo ng mga pampalinaw na mga orasyon. Matapos ang kanilang ginagawa, klaro na at kitang-kita nila kung nasaan ang pwesto ng kanilang mga kalaban. Sabi uli ni Supremo, "Sampo lahat ang mga kalaban natin, Abner, Tatay Mac. Ako na ang bahala sa tatlo na nasa gilid ng batuhan. Ikaw naman, Abner, ang bahala sa apat na nasa itaas ng mga punong kahoy. At ikaw, Tatay Mac, ang bahala sa mga nakatago sa batuhan. Gagawin natin agad ang pagliligpit sa mga ito sa mas mabilisan na paraan." Nang maikarga na nila ang mga taglay na agimat at mga orasyon, sabay nang umibis ang mga ito papasugod doon sa mga kalaban. Mabilis na tumakbo sa batuhan itong si Supremo, hawak ang dalawang baril sa magkabilang kamay papunta sa gilid ng batuhan. Itong si Tatay Mac, tumakbo na din ito doon sa mga batuhan paikot sa mga puno ng kahoy. At itong si Abner, mabilis na din itong tumalon sa itaas ng mga punong kahoy. Sabay-sabay ang tatlo sa ginawang pag-atake sa mga nakatagong pintados.